Kumusta po mga boss? Bakit hindi gaano napag-uusapan ang mga player na ito? Sean Dave Ildefonso at Carl Vincent at Tamayo. Tara at pag-usapan natin yan. Pero bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa iba't ibang news and sport videos. Good news po mga boss! Bago lang po ang aking channel kaya naisipan ko na magbigay ng mga konting cool stuff na pwede mong mapanalunan. Mga jerseys, caps at iba pa. At pag umabot tayo sa 10k na subscriber, mag-uumpisa tayong mamigay ng basketball shoes. Cool po ba yun mga boss? Madali lang sumali mga boss, mag-subscribe lang, i-hit ang notification bell, at mag-comment sa kahit anong videos ko. Kasali ka na sa mga pwedeng manalo. Kung may question po kayo regarding dito ay pwedeng nyo ding i-comment or i-suggest about sa videos. Carl Vincent Tamayo, 6'7 ang height, produkto ng NU Bulldogs at naging part din ito ng GILAS kasama sila Kai Soto, Dave Ildefonso at iba pa. Naging part din ito ng championship kamakailan lang at tinalong kuponan nila Kai at ng Ateneo Juniors team. Nakuha pa niya ang MVP dito. Pero bakit nga ba tila hindi masyadong maingay ang pangalan nito kagaya ni Kai? May mahusay din naman talaga ang batang ito. Sa katunayan ay nanguna nga ito nang mag-champion sila kasama ang NU. Maganda rin ang shooting nitong si Tamayo kung tumira sa labas. Maayos na footwork at sa tingin ko ay may ibubugad din naman pagdating sa mga international competition. Sa aking palagay mga boss, sa height ni Tamayo na 6'7 ay medyo kulang lang siya sa athleticism at more consistency pagdating sa laro. Alam naman natin na ang mga player sa international competition ay sobrang iba na. Mas matangkad pero mas mabilis at may tira pa sa labas. With all due respect naman kay Tamayo. Ito ay sa palagay ko lamang base sa aking napapanood lalo na sa mga laro sa US. Sean Dave Ildefonso. Produkto din ng NU Bulldogs matapos itong lumipat galing sa Ateneo. Si Dave ay anak ng 3-time MVP lang naman ng PBA na si Lakay Danny Ay nung nasa San Miguel pa ito. Si Dave ay naging part din ng GILAS noong FIBA Under 18 at Under 19 at talaga namang gumawa din ito ng pangalan doon. Sa katunayan mga boss ay isa si Dave sa mga consistent scorer para sa team ng GILAS at talaga namang di matatawaran ang puso nito. Nakakuha na din si Dave ng championship at mythical awards. Pero bukod doon ay talaga namang hindi maikakaila ang nai-contribute nito para sa GILAS at NU. Hindi naman nagsisinungaling ang mga stats, diba? Deadly shooter at slasher din ito si Dave at mataas din ang basketball IQ. Talaga namang bumilib ako ng husto dito lalo na nung FIBA tournaments. Siguro ay konting practice pa at pag nag-matured ng gusto itong si Dave ay malaking papel talaga ang gagampanan nito para sa Pilipinas kasama sina Kai, Carl, AJ Edu, Kobe Paras at iba pa. Ano sa tingin nyo mga boss? Naging underrated ba sina Dave at Carl? Hindi ba sila nabibigyan ng sapat na credit? Comment lang o i-like kung nagustuhan mo ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang dito na lang mga boss at maraming salamat sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Thank you.